So ayun guys, mag-unboxing tayo nitong ating binili na Epson L3210 yan. So worth of, magkano nga ito? Bali, nasa? 8,700. So okay, try na natin unboxing at testing. So bali dito is 2 years warranty. Yan, 2 years warranty siya. Tapos may free na daw itong ink. Atin na lang i-re-refill o isasalin. Tapos ba? Ang bubuksan. Itong printer na to is meron na siyang print. Pwede siya mag-print, copy, scan, tapos rare paper input. So, okay, tara natin buksan. Okay, ba? Baka mapasa agad sa ano. Bukas niya ito, ang nasa niyan. So, meron siyang ano to? Epson disc, yan, disc niya. Warranty ata ito, warranty tsaka manual magkasama dito. So ito na ating printer, pagbukas yan, tanggalin nyo lang. Tapos balot pa siya ng papel. Tapos dito merong sa gilid yan, ito yung ink niya, pre-ink niya magkasama. So apat na kulay siya. So sasalin na natin yan mamaya. Tapos sa ating tetestingan. Ito yung plastic. So, tanggal yung kopya. Ay, pagbubukas eh. Tanto. Yan, tanggal. Kopya. And ito na yung ating printer. So, dito, ito yung cord. Nasa gilid niya. Yung cord niya. So, ating unboxing at ating iti-testing. Ito yung cord niya. Pang 220 volts. Hindi pala yan. Let's see ngayon. Pang 220 volts. Tapos ito yung pang-connect niya sa computer. Ayan, kadi muna natin i-connect. Ito muna ang 220 volts. Tanggalin lang natin yung plastic. Meron pa siyang makalagay ng mga plastic na ito, itong kulay blue. Tanggalin natin yan. Ito sa gilid. Daan, kulay blue. Ito yung dito nyo i-scan. Or magse-xerox kayo is dito sa ibabaw yan. Ayan, dito sa ibabaw. Tapos dito yung pinakang ano niya, ng cover niya sa harap ito. Tanggalin na lang natin. Ayan. Tapos ito yung labasan ng papel. Tanggalin din natin yung mga blue plastic. Tapos ito. Yan. Ito siya yan. So mamaya natin yung bubuksan. Tanggalin natin din ito, yung nasa ilalim. Yan. Okay na. Tapos ito sa likod. Yan, okay na. So dito, yan, lalagyan dito ng papel. Tapos dito ang labas. So, pero bago ang lahat, saan natin ilagay itong pasaksak or cord. So, try na muna natin ilagay kaya. Bago lahat yung salina ng ink. Dito siya sa likod yan. So, kahit naman siya baliktaran. Yan. Lagay nyo lang. Tapos, yan. Ready na. Ating printer. Para malagyan ng ink.
So make sure lang na tama yung kulay na ilalagay nyo. So ito black, yellow, magenta, tapos ayan. So okay, ito na sa ibabaw. So try natin itong isang itong ating ink. Apat na ink to. So make sure lang na tama yung paglalagay natin ng ink. So ito na, black. Salin natin yung black. Para dito sa black, kaunahan, kasunod, yellow. Yan, kita naman ninyo dito, yun oh. Black, yellow, magenta, cyan. So try muna nating salinan. So make sure lang tama ang ating ink. So ganito lang paglalagay ng ink yan. Tapos ito black, hindi naman siya tataktak pagka kahit ibubo mo. So gawin nyo lang ito, tapat nyo lang. Yan. Yan, diretso na siya. Magsasali na siya sa ilalim yan. Yan. Tinignan nyo naman na nalabuklok. Ibig sabihin nagsasalin siya sa loob. Yan, okay guys. Hindi naman siya matatapong kahit pagkatapos nyong maglagay. Yan. Close nyo lang. Tapos make sure lang na tama yung inyong ink. Once na nalagay na ninyo lahat yan, cover nyo lang siya. Then okay na ang ating printer for print. So saksak na natin. Once na isaksak na natin ito, dito na. Yan, press na natin yung power. Yan, dapat ganun ang ilaw niya. So okay guys, kapag bago ang inyong printer, so ganito ang lalawas niya. Ibig sabihin, for flashing yung inyong printer. Ang gagawin nyo lang para ma-flash, dahil bago nga yung ating ink or bagong salin, gagawin nyo lang is press and hold nyo lang ito. Itong pinakang down button na icon to. Press and hold for 5 seconds. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Start na yan ng flashing. So yung flashing na yan is almost tatagal ng mga 11 minutes ang pagpa-flash. So kapag yung ito hindi na siya nagbi-blink, ibig sabihin okay na yung flashing ng inyong bagong printer. At pag okay na yon, ibig sabihin makakapag-print na tayo. So wait lang natin ng almost 11 minutes yung flashing. Okay, wait na natin. Kinig naman nyo na nagpa-flashing yung ink dahil bago nga yung ating printer. So wait lang tayo ng a minute. So kapag ganito guys, ibig sabihin tapos na yung flashing nya. So gawin na natin, try na natin mag-print. So okay guys, try muna natin mag-nozzle check para makita natin kung okay ba yung ink na flashing na ba natin ng maganda. So try na natin maglagay dito ng papel sa likod. Batakan nyo lang, tapos itama nyo lang itong dalawang blue. Pag ganun, slide nyo lang hanggang magkasya itong pinakang papel na. Yan. Kailangan ay fix yung pinakang papel niya doon sa dalawang gilid. So ito, dito yung lalabas. So pwede nyo itong ibuka. Yan, pag ganun lang. Kailangan naka-off yung power. So press natin to. Tapos power. Yan, yung dalawang button na yan. Yan. Tapos release para ma-check yung ating nozzle. Nozzle check pattern. So titingnan natin kung ano bang pinakang or yung ating printer is okay ba yung ink. Para dyan natin makikita kung may problema ba sa ink. Yan. Nalabas na siya guys. Ito. Yan. Ito na. Ito na yung yan, dapat wala siyang putol yan. Okay, maganda siya, wala siyang putol yung black. Tsaka yung yellow, magenta, cyan, okay naman, wala ring putol. Ibig sabihin good na good. Tapos yung mga letter niya is okay naman. So, ibig sabihin good na siya. Then try na nating mag-print. Then try nating mag-print ito. Yan. Try nating mag-print dito yan. So try na nating ilagay dong si yan. Dito sa part na to, yan, kailangan itong arrow na to sa may kanan natin. So dapat ito tsaka aring gilid. So kalagi magbabase. Yan, may nakalagay naman dito yan, oh. So may kanto.
na max A4 yan. Then once na nalagay nyo na, so ito dito yung lalabas. So pwede nyo itong ibuka. Ayan, pag ganun lang. Tapos print na natin gamit ang ating printer. So okay, try na natin. So okay, dito try na natin mag-print. So pwede lang kayo dito sa dalawa. So ito. Ayan. Ayan, ito. Okay na siya. Okay, okay na yung black niya. So try naman natin color dito to. Try natin color. Tanggalin lang natin. Tapos ilagay natin ito. Color yan. Kahit paano lagay natin, try lang naman. Tapos ito gagamitin natin dito. Yan, sa ibabaw. Tapos ito, color. Kanina ito ating ginamit, so ito naman color. Okay? Yan. Color naman, piprint na yan ng color. Yan. Ganun lang guys, so yan. Okay na siya guys, so yan, oh, colored. Okay, ang colored niya. Then okay, successful. Kapag print tayo yan, ating Epson L3210. Yan, na printer. New Epson unboxing and testing. Kasama na rin ang flashing. Plus, check natin ang nozzle ng ating Epson na printers. Okay, sana nakatulot ng video na to, and thank you for watching.